Umanin ang samut-saring reaksyon mula sa mga mag-aaral ang panukala ng CHED na dapat maging flexible ang mga kolehiyo at universidad sa kanilang academic calendars bunsod ng pandemya. Sa ilang post sa social media, naniniwala ang ilan na maaring mga hulugan ito sa pagkansela ng Christmas break. Hindi ako sang-ayon sa pahayag na ito ng CHED at DepEd. Kasama na rin dito yung panahon para sa sarili at pamilya, gaya ng pagpapahinga at paglilibang. Matatanggalin po kasi natin ang mga breaks na inaalat para sa mga students and teachers. Tinatanggalan po natin lalo sila ng oras para magbigay naman ng pansin sa iba nilang pangailangan. Pero paglilinaw ni CHED Chairman Popoy De Vera, I did not say na huwag nang mag-Christmas break o huwag nang mag-summer. Ang sinasabi ko, universities have to be more imaginative in the way they conceptualize their semester. Dahil nga late na nagsimula ang semestre, marami raw kolehiyo at universidad ngayon ang nagagahol. At pakiramdam nila, kukulangin sila sa oras pagkat requirement ang pagkakaroon ng 18 weeks sa isang semestre. Kaya dyan na raw papasok ang flexible schedule. Thinking mo, siguro dapat walang klase sa Sabado. E flexible na nga, the teacher and the students and the schools adjust when the sessions will be held. And some of it, because the delivery system is asynchronous, ibig sabihin, ina-assign na lang sa mga estudyante yung kanilang titignan na material and then they don't have to meet every day. At di raw kailangan mag-ahol ayon kay Chairman De Vera dahil di naman daw kailangan magtapos ang semestre sa Disyembre. Di tulad dati na nag-uuwian ng mga estudyante para magpasko kasama ang pamilya. They are not going back to their homes because they're already in their homes. So for example, you can add another week in December to your semester. That is possible because there is no more requirement to travel and it is already flexible. Okay. You can even extend the semester to January. Sakaling gustuhin ng mga colleges at universities, maaari ba nilang kanselahin ang Christmas break sa ngalan ng edukasyon? They can always try to go to their board to have it approved. But I doubt if their boards will approve it because their respective board of regents or trustees would want the students and the faculty to have a Christmas break. Oscar Oida, GMA News.